Nako, ano ba ito? Drama, pakulo, or paawa? Yan ba yung gustong palabasin ni Aimee Marcos matapos pong mag-withdraw sa lineup ng mga senatorial candidate ng administrasyon? Sandali, pakinggan nyo itong ilang bahagi ng kanyang paliwanag dito. Ah, gustong maging independent ba? O ano ba talagang gustong palabasin itong sabi nga ng mga Marcos loyalist, pasaway na Aimee. Ang pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alangalin ang aking ading. Ayan, kapatid. Wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Ayan, no? So, ano ang inyong tingin dyan? Umalis sa lineup, kaya pala nung formal announcement ng coalition, sabihin maraming political party na pinagsama-sama, led by Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos. Hindi siya dumating nung nakaisang araw. Yun pala. So kaya sinabi ko, ano itong pakulong ito? Ito ba'y pakulo o paawa o drama? Ano ang pwedeng mga dahilan? Ayaw niyang sumama dun sa lineup ni Pangulong Marcos? Ayaw niyang sumama talaga sa administrasyon? Dahil from day one naman, marami siyang batikos sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Or naghahanap nga ng kakampi o paawa? Or baka naman talagang tulad ng kanyang sinabi, na kahit siya mag-isa, hindi niya iiwan ang mga Duterte. Kasi inamin na ni Vice President Sara Duterte na ang tunay niyang kaibigan ay si Aimee Marcos. So ibig sabihin, sasama ito sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kung sabi niya, lalakad siyang mag-isa, independent, malabo yan. Mahirap manalo sa Senado ang independent. Or baka naman, ramdam na ni Aimee Marcos, nagalit sa kanya ang Marcos supporters, Marcos loyalists, walang tiwala sa kanya. Baka akala ni Aimee, may tiwala sa kanya ang mga Duterte supporters. Diyan ka nagkakamali, Aimee. Kung walang tiwala ang Marcos loyalists at supporters sa'yo dahil sa iyong mga pinagagagawa na puro batikos sa administrasyon, palagay ko, mas matindi ang kawalan ng tiwala ng Duterte supporters sa'yo. Kasi parang namamangka ka sa dalawang ilog. Naging tatlo pa nga dahil pro-kibuloy ka. Kung aasa ka naman kay Kibuloy, wala naman hong manpower yon para makapaghalal ng senador. Kasi hindi naman ho ganun karami ang butante sa kanila. Anyway. So, kayo, anong tingin nyo rito ng ginawang ito ni Aimee? Siya ba ay talagang magiging lehitimo na na oposisyon ng kanyang kapatid? Mahal daw niya ang kanyang kapatid, but ayaw mo samahan. At bakit from day one, mula ng 2022, marami kang batikos sa mga policy at programa ng gobyerno? Samantala, sa aking personal na pananaw, paniniwala, dapat ikaw, Aimee, ang nangungunang tumutulong, sumusuporta sa iyong kapatid. Kung nagbuwis ng buhay ang maraming Pilipino, Marcos loyalists, Marcos supporters, at mga vlogger na nagmamahal sa Pilipinas at kay Pangulong Marcos, bakit nagawa nila yon? Bakit ginagawa namin yon? Bakit hindi mo magawa kung ikaw ay kapatid? Tapos ngayong isinama ka sa lineup ng administrasyon, iniwan mo pa. So ano talaga? Nahihinaan ka ba doon sa lineup ng administrasyon? Hindi mo masikmura na makasama mo sina Binay, sina Cayetano, sina Tolentino, si Soto, si Lacson, at kung sino-sino pa. Manny Pacquiao. Yun ba yun? Ah, talagang madrama. So, dagdagan mo pa, Aimee, ang paliwanag. Kung kaya mo pa. Kung ano ang tunay mong dahilan. Kasi yung sinasabi mong gusto mong maging hiwalay. So, ibig sabihin, paghiwalay na talaga ito sa administrasyon, magiging Sara Duterte ka?
Eh, paano yan? Yung mga Duterte, walang tiwala sa iyo. Saan ka kukuha ng suporta, Amy? Eh, balita ko, pati mga taga-Ilocos, dismayado sa iyo. Anyway, posisyon mo yan, bahala ka. Pinag-uusapan ka dahil ikaw ay senador. Dahil ikaw ay Marcos. Pero yung mga background, pagpasok ng Marcos administration noong 2022, iba ang mga ginagawa mo. Iba ang mga statement mo. Mas identify ka talagang pro-Duterte, pro-Quiboloy, at parang anti-Marcos. Kaya tama lang. Para sa akin, opinion at analysis ko rito, okay lang na umalis si Amy sa lineup ng administration. May kasabihan tayong hindi ka kakulangan. Nulit ko, sa tingin ko, opinion ko, hindi ka kakulangan sa lineup ng administration kung umalis ka o dahil umalis ka. Diba? Good luck sa'yo, Amy. Pero kayo po mga mamamayan, mga nanonood, mga viewers, followers, anong tingin nyo ito? Tulad ang sinabi ko, anong pakulo ito? Anong drama ito? Paawa ba ito? Pero basahin natin ang isang pampolitika, mukhang maninindigan siya dun sa kanyang paniniwala na Duterte siya, hindi siya Marcos ang kakampihan noon, pati ito ngayon at yung incoming election. Kaya kayo, mga botanteng Pilipino, dito at sa abroad, maging marunong po tayo, mapagsuri tayo. Alam natin ang mga drama, alam natin ang mga publicity o pakulo. Mahalaga paninindigan, mahalaga pagmamahal sa bayan, mahalaga ay totoong tao, hindi gamitan, hindi pagamit, o hindi ang kadramahan. Ayan. Any comment, reaction, please like ng video ito. Ah, dito po sa MA Pinoy TV at pati dun sa isang channel natin, Mike Abe Opinions. Ano po? So, ayan. Sabi nga natin, linggo-linggo eh. Kaya inaral ko muna ito, isang araw pa, dalawang araw na yata itong pinag-uusapang withdrawal na ito, pero hindi ako sumabay. Inaalam ko kung ano muna ang sitwasyon at binabasa ko. Kaya ito inihayag ko na sa inyo. Ano ang aking observation at opinion dito sa kanyang galaw na ito? Tingnan natin. Ako naniniwala na mas maraming mayroong qualification, mas magagaling na pwedeng ipalit sa kanya. Actually, sabi ko nga yung lineup na yan dapat nga bawasan pa yan. Ng ibang palagay ko mas kapanipaniwala, mas magaling at mas gusto ng mamamayan. Please like ng ating video.